Hageo. Ang kagandahan ng bagong templo. Ikalawang kabanata. Noong 21 ng sumunod na buwan, sinugo ng Panginoon si Propeta Hageo para sabihin kina Zerubabel, Josue, at sa iba pang mga Israelitang nakabalik sa Israel, sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan noon ng templong ito? Ano ngayon ang tingin ninyo rito kung ihahambing sa dati? Maaring sabihin ninyo na baliwala lang ito, pero magpakatatag kayo. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo, dahil kasama ninyo ako, ang makapangyarihang Panginoon. Ganito rin ang ipinangako ko sa inyong mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto. At ngayon ang aking espiritu ay mananatiling kasama ninyo. Kaya huwag kayong matakot. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi na hindi magtatagal, ay minsan ko pang yayanigin ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan. Kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay, sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay aking. Magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang pangako ng Diyos na pagpapala. Nang 24 ng 9 na buwan, noong 2 taon ng paghahari ni Darius, sinabi ng Panginoon kay Hageo, "Tanungin mo ang mga pari kung ano ang sinasabi ng kautusan tungkol sa bagay na ito. Halimbawa, may isang tao na may dalang sagradong karne sa kanyang damit at nasagi ito sa tinapay, sabaw, inumin, langis o anumang pagkain. Maaapektuhan ba ang mga ito ng pagkasagrado ng karne?" Sumagot ang mga pari, "Hindi." Kaya nagtanong pa si Hageo, "Kung halimbawa ang mga pagkaing nabanggit ay nasagi ng taong itinuturing na marumi dahil nakahipos siya ng patay, magiging marumi rin ba ang mga pagkaing iyon?" Sumagot ang mga pari, "Oo." Sinabi ni Hageo, "Ganyan din noon ang mga mamamayan ng Israel," sabi ng Panginoon. "Noon, anuman ang kanilang mga ginawa at mga inihandog ay marumi sa paningin ng Panginoon. Mula ngayon, isipin ninyong mabuti ang mga nangyari sa inyo bago ninyo umpisahan ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Sapagkat noon kapag pumunta kayo sa mga bunton ng inyong mga trigo na umaasang makakaipon ng mga 20 takal, ang nakukuha ninyo ay 10 lang. At kapag pumunta kayo sa pisaan ng inyong ubas na umaasang makakakuha ng 50 galon, ang nakukuha ninyo ay 20 galon lang. Sinira ng Panginoon ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, peste, at pagpapaulan ng yelo na parang mga bato. Pero hindi pa rin kayo nagbalik loob sa Kanya. 24 na araw ngayon ng 9 na buwan, at ngayong araw na ito natapos ang pundasyon ng templo. Tingnan ninyo kung ano ang mangyayari mula sa araw na ito. Kahit wala nang natirang trigo, at wala nang bunga ang mga ubas at ang mga kahoy ng igos, pomegranata at olibo, pagpapalain naman kayo ng Panginoon simula sa araw na ito." Ang pangako ng Diyos kay Zerubabel. Nang araw ding iyon, muling nagsalita ang Panginoon kay Hageo. Sinabi niya, "Sabihin mo kay Zerubabel na yayanigin ko ang langit at ang mundo. Ibabagsak ko ang mga kaharian at wawakasan ang kapangyarihan nila. Ibubuwal ko ang kanilang mga karwahe at ang mga sakay nito. Mamamatay ang mga kabayo at magpapatayan ang mga mangangabayo. At sabihin mo rin kay Zerubabel na aking lingkod na sa araw na iyon ay pamamahalain ko siya sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, dahil siya ay hinirang ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito."